Nerescue ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Cebu ang isang Chinese national mula umano sa grupo na sangkot sa online scam. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ayon sa 25 anyos na biktima, tinorture umano siya na masuspek matapos mabigong magkuha ang 2 million peso kota sa online scam. Ipinakita niya ang pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan matapos umano siyang i-torture. Ayon sa biktima, ginamitan umano siya ng bakal ng mga suspek. Dahil limitado ang pagsasalita niya sa wikang Ingles, ang asawa na niya ang naglahad na nangyari sa biktima. September 5, hindi na umano umuwi ang asawa sa kanilang tinutuluyan kaya lumapit na ang kanyang kabiyak sa NBI. September 20 nang isagawa ang rescue operation sa isang high-end subdivision sa Cebu City. September 6. Hindi na siya nag-message kasi halos maitim na dalawang katawan niya, hindi makapaglakad, hindi makakilos. Kaya after September 6, September 7, doon na siya nag-message sa akin. During that time of the rescue operation, this one is the one pointed to by the victim as the one responsible, ano? Sa detention, being the manager. Dagdag ng asawa, 6 na buwan pa lang umano na magtrabaho ang biktima sa isang online shopping na kalaunan ay napag-alaman na scam hub na pagmamay-ari na isang Chinese national. Ang modus, magbibenta ng produkto online kung saan target nila ang kapwa Chinese nationals at sa oras na magbayad ang customer agad itong ibablock. Arestado sa operasyon ang umano'y manager ng online scam hub at ang kanyang Cebuano driver habang mariing itinanggi ng driver na sa kanya ang armas. So far, walang nagsasalita kung anong pangalan ng employer, ng Chinese employer nila, tinatawag nilang boss. But that will be subject to a follow-up investigation by the NBI. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.